Hello guys, itutur ko kayo dito guys sa tinapay nila dito sa Germany. As you can see, manami ditong tinapay na pwede nyong kainin. Meron siyang mga palaman, hotdog, and then may mga cheese, and then ito may mga strawberry pag gusto nyo ng mga matatamis na pagkain, strawberry cake sila guys, and then ito ang pangalan ng store nila dito guys is Fresh Chart. So makita nyo guys yung mga pagkain dito, medyo talaga naman masasabi natin napakasarap. Hello guys, masayang araw sa inyong lahat. Welcome po kayo sa aking part 3 sa Germany. Ako pala si Rowan Navarro Official. Ngayong araw na to guys is tutur ko kayo sa mga store dito sa Germany. So ngayon gumagala kami dito kasi mahaba pa ang oras namin bago kami bumalik sa aming paroroonan. So tingnan nyo guys sa mga building dito, sobrang nakaka-amaze kasi ito ang pinakaunang pagkakataon namin na kami ay dumalaw dito sa Germany. So keep on watching guys. Hello guys, tutur ko kayo dito guys sa tinapay nila dito sa Germany. As you can see, manami ditong tinapay na pwede nyo kainin. Meron siyang mga palaman, hotdog, and then may mga cheese, and then ito may mga strawberry pag gusto nyo ng mga matatamis na pagkain, strawberry cake sila guys, and then ito ang pangalan ng store nila dito guys is Fresh Chart. So makita nyo guys yung mga pagkain dito, medyo talaga naman masasabi natin napakasarap. Kaya makita nyo iba-ibang flavor siya. Meron siyang mga strawberry. Mostly sa kanila may mga toppings na mga prutas. As you can see guys, ayan. Ang halaga niya ay 4 euro. And then ayan, nakita niyo guys, ito. May ibang mga cake dito. Sarap. And then ito, may mga cake din siya. Strawberry. Ito nyo guys, ito sa store nila ng mga tinapay. Marami iba-ibang klase dito. May mga cheese off. May mga masasabi natin na talaga naman binake ng maayos. So may kita nyo, napakasarap ng pagkain dito sa Germany. Kasi yung mga tinapay nila, lalo na ako, mahilig ako sa tinapay. Marami iba-ibang klase ng tinapay dito. So masasabi natin quality ang mga pagkain dito. So dito lang yan sa Germany. May bar din sa taas. So ayan, kita nyo. Tinapay nila dito, napakasarap. Strawberry. And then ito, tinapay nila. Masarap. Ito guys. Hello guys, ito tayo ngayon sa paggawa ng mga cheese dito sa Germany. Papakita ko sa inyo guys sa loob ng store nila yung iba't ibang uri ng mga cheese dito. So first time ko makakita ng mga iba't ibang decorative dito na cheese sa Germany. So ito siya guys. Pasok tayo sa mga cheese nila. As you can see, maraming mga cheese dito na organic cheese. Ito meron silang baby edam organic JRC. So ang daming mga cheese dito guys. Masasabi natin na napakasarap. So ito may mga cheese din. Nakita nyo guys mga cheese yan. Nakita nyo dito. Akala nyo guys yung mga pagkain dito parang nilalagay siya sa CR yung pampabango. Pero ang ano nito guys is cheese siya. Made in Holland. Ang tatak niya. Premium Dutch cheese. Ito gawa siya sa goat yang. So may honey thyme, made in Holland din siya. So makita nyo guys, ang dami iba-ibang klase ng cheese dito. So mamahalin siya guys kasi nga galing siya Germany. Ito mga cheese din to. Naka ano na siya, package na siya. So ang ganda ng pagkakadesign ng cheese nila dito. Cheese and more. So yung cheese na medyo ano siya, lambot niya. Sobrang ganda ng pagkaka-design cheese nila dito. Ito naman, naka-package na siya. Cow cheese extra. So, itong mga cheese na to guys, napaka-social ang pagkakaayos niya kasi nga, gawa siya ng Germany. So, masyadong.
So ito, meron din siyang pre-taste. Pwede magtikman bawat cheese. Lahat iba-ibang flavor ng cheese ito. Organic, red chili pepper, fenugreek, green pesto pepper, handsome beer. So iba-ibang klase ng ano siya guys, na mga cheese na pwede magtikman. Pwede sa, ano, may pre-cheese siya. So, pwede mo siyang tikman. Kaso nga, hindi ko titikman kasi hindi naman ako bibili. Kasi nahihiya akong tikman siya. So, ngayon, yan, marami siyang cheese. Pintay dito. So, itong cheese na to, guys. Ayan, cheese and more. So, maganda yung pagkaka... Ito, may iba pang uuri ng cheese dito. May black coat. Yan. So, itong cheese na to, guys. Iba-ibang color to. May orange, may white. May yellow, blue-green, may yung natural na color ng cheese yellow. Then makita nyo meron siyang black sheep, goat lavender, organic gouda, aged goat, truffle. So makita nyo may red pesto. So ayan ito guys, yung mga cheese yan na malalaki. Ayan, made from Germany siya. So nakakatuwa lang guys kasi medyo napakasarap ng tingnan ng pagkaka... gawa ng cheese na may mga mustard din dito. May mga honey, spicy. Yan. So, marami siyang mga cheese na pwede nyo pagkaabala o pagbibili kayo. So, hindi natin kayong bilihan siya kasi nagkakarga siya ng $12 euro. So, ganyan yung style ng cheese nila. So, yun guys. May kita nyo, nakasakay na kami sa aming train dahil kami ay napagod sa aming gala. Buti na lang, may nakilala kami na ibang lahi dito na tinuruan kami kung paano kami makabalik sa aming paroroonan. So, salamat sa taong nag-upload sa amin, tumulong kung paano kami makasakay sa aming pupuntahan. So, ngayon na nga guys, may kita nyo, pagod kami lahat sa aming galaan. So, may kita nyo ang mga tao dito, ganyan lang, para lang siyang MRT sa Pilipinas. So, ang kinuha namin ticket dito guys is by group kami para at least makatipid kami pag kami magbabayad ng ticket. So itong ticket na to guys is ginamit lang namin to papunta sa aming paroroonan. So ngayon naglalakad na kami pabalik sa aming bus. So makita nyo guys, maaliwalas ang panahon dito. So yun lang naman yung masishare ko sa inyo for today's video sa aming galaan dito sa Germany tour. Maraming salamat po sa inyong lahat.